Hi guys! Magandang araw sa inyo. Ngayon, nandito naman tayo sa store ng Joy Sweet Bites. Baking needs and party needs. Medyo itour ko lang kayo ng konti kasi balit lang naman to. Meron akong mga ibang kakailanganin dito ng mga baking needs. Ayan. Para ano, hindi naman lahat nandito sa akin. Hindi ako lahat kompleto. Pero kahit papaano naman, yung mga basic na kailangan ng mga nagluluto or nagbe-bake, kahit pa paano meron naman ako. Para hindi na rin sila lalabas. At least, meron si Joy Sweet Bites. Yan. Baking. Tapos, meron na rin akong school supply. Konti lang. Ayan o. Naglagay na rin kami ng konti. Kasi, pandagdag din lang dito. Kaya lang ngayon, ano, hindi pa kami makapamili kasi dahil nga sa COVID, hindi makalabas. Kaya, konti na lang. Ayan, kalbo na nga oh. Konti na lang din yung balloons ko. Yung number balloons. Kaya, ayan. Parang nakalbo na. May konting Japan surplus. Konti na lang din natitira. Ayan. Na-deliver ko na yan. Ayan, maliit lang naman siya. Meron din akong chicharon. Extra. Pang ano din yan. Pang benta. Kung ano yung mailagay dito sa ano. Sa store. Sige, saksak lang ng saksak. Ayan, ganyan lang. Diba? Halit lang naman siya. Pero, okay na lang naman. Kasi, kahit pa paano kumikita na rin naman ang Joy Sweet Bites. Ayan. Eh, may nag-text sa akin. May deliver daw. Kaya, ipe-prepare ko muna yung deliver. Ngayon, dito lang din naman yung sabilya. Kaya, kailangan mag-deliver. Kailangan yung all-purpose. Kasaba. Teka muna guys ha, i-prepare ko lang muna yung ano, yung order sa akin. Gagawin ko naman mag-deliver. Magsa-sideline muna tayo. Dito lang naman yung sa bilya, kaya malapit lang. Gagamit lang tayo ng aking bike, si buddy ko. Yan. Dishwashing at saka hand soap. Deliver muna tayo ngayon kasi order dapat yan kahapon. Kaso, lakas ng ulan kaya ngayong umaga ko siya i-deliver kasi hinihintay na nila yan. Samahan nyo ako guys ha. Noon, mag-deliver naman tayo. Deliver muna tayo. Deliver muna tayo ng ano. Hindi daw sila makapunta sa ano. Free delivery naman ito. Basta, wala akong ginagawa. At hindi ako busy at huwag lang mainit, pwede akong mag-deliver. Eh, ngayon free naman ako kaya okay lang. Free delivery naman. Okay lang yun, dito lang naman sa bibili. Bike na lang. Ang aking bike. Iwasan ko na ngayon, nasgasaan pa. Lihit yan. Kami may aso. Watch na ako sa aso. Ano ba yun? 24. May mga aso pa naman dito, hindi na sumusulpot. Kaya ayoko na di-deliver yan. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung pag-deliver. Tapos may mga aso. Sagay. Ano ba yun? Alilito yun sa kanya. Saglit lang naman to. Okay, kita na pala. Ito na tayo. Tao po! Ay, ano ba? Black? Saan ba yun? Dito pala sa kabila. Tao po. Dito pala sa kabila. Naligaw na naman ako. Ate! Tao po! Ito na, order mo! Mag-deliver ng baking needs. So, yung hand wash at hand soap naman na i-deliver ko. Buti na lang, meron akong bike. Biruin mo naman yung lalakarin mo, diba? Tapos, ang init-init. Nakapayong ka. Tapos, ang dami mong bit-bit. So, pasalamat na lang ako at meron akong buddy, ang aking bike.
Wow. Madali yung trabaho ko. Kaya lang ang pinakaayaw ko lang talaga mag-deliver. Yung may mga aso. Diyos ko po. At natakot ako talaga sa aso. Kaya, tiyagaan. Basta walang aso. Okay ako dyan. Isa kasi yung mga sumusulpot na aso. Malapit lang naman eh. So, tsaka baka medyo makalimlim naman siya ngayon. Kaya okay na, deliver. Dishwashing naman. Dishwashing naman. Uh-huh. May deliver ko. Ito lang sa tindahan. Payang hapon. Ay, may aso naman. Diyos ko. Ninervis ako sa mga aso. So, ito. Deliver naman ako ng dishwashing at saka hand soap. Tao po! O, diba? Ganong kadali. Ulit lang naman eh. O, pauwi na ako. Mamayang hapon ulit may deliver. Uwi naman na. Pabalik na. Uwi na kami. Ng aking body. Lakasahan talaga itong bike ko eh. Kaya umulan, kaya umaraw. Kasama ko tayo. Buti na lang meron. Meron na rin siyang payong. Inik, diba? Ganito palagi. Dito. Himik. Wala masyadong tao sa labas. Ganyan. Ang sarap mag bike lalo sa hapon. Ayan ang talipapa. Mayroon pa isang talipapa dito. Malapit lang naman. Ayan, may aso. Balik na ako. Sa bahay na kami. Dami nagbabayag na. Ayan ang talipapa. May mga aso na naman. Diyos ko, sabi, pagka daw may aso, pagdating mo daw dila mo, hindi ka kakabulin. Diyos ko, halos maputol na yung dila sa kakakaba. Hindi lang pa rin sila naglalapitan pa sila sa akin. Nakainis, kakabulin ka pa minsan. Kaya talaga ayaw ko mag-deliver eh. Malapit na tayo sa bahay. Yung dinilibiran ko, ano naman yun eh. Suki ko yun. Lagi na pumupunta sa store yun. Kaso, marami daw siyang gagawin, kaya pa-deliver daw. Okay lang naman, walang problema. Yan, pabalik na tayo. Pabalik na sa bahay. Ayan na. Ayan na. Ang Joy Sweet Bites Store. Ayan na. Ang Joy Sweet Bites Store. Basta, naririnig ko na si Pampu. Malayo pa lang. Yan ang aking store. Ayan, magpapark na ako. Ay, Diyos ko. Grabe. Bigat. Pasok ko ng aking. Magpapark na yung body ko. Yan si Pampu. Ay, Pulo. Pampo! Yan si Pulo. Aso namin. Bait yan. Pangalan niya, Pulo. Short siya sa Pampulo. Hindi makita. Pulo, doon ka nga. Pulo. Yan, si Pulo. Aso namin yan. Bait yan. Hi ka nga, Pulo. Yan. Hindi ko alam yung aso na yan. Napulot lang namin yan. Basta paglabas namin dito sa gate, mayroong puppy. Tapos meron siyang ano, kadena sa leeg. Ay, hindi kadena. Yung parang ano, alambre, nakasakal sa leeg niya. So parang naawa naman yung asawa ko. Eh, gusto niyang tanggalin. Pero natatakot nga kasi baka mamaya, mga gat. Kaya hindi nga namin kakilala yung aso na yan. Pero ano, parang naawa nga si yung asawa ko. Ayan, tinanggal niya yung ano, tinanggal niya yung alambre sa leeg niya. Kasi parang nagsusugat na yung leeg niya nun eh. Yung time na yun. Pero maliit pa siya nun. Papi pa nga lang siya. Siguro nakakawala lang siya. Iwan ko kung taga dito siya. Tapos ang nangyari,
Hindi na siya umalis dito. Simula nung inalis ng asawa ko yung alambre sa leeg niya. Kasi halos nagsugat na yung alambre sa leeg niya. Parang sinakalba. O hindi ko alam kung bakit masyadong higpit naman yung alambre. Tapos simula nung inalis na namin yung ano niya, kadena niya sa leeg o yung alambre, hindi na siya umalis dyan sa leeg. Wala naman naghahanap sa kanya. Kaya ayun, kinupkup na namin siya. Hindi namin alam pangalan niya, kaya pinangalanan siyang Pampo. Ang ibig sabihin ng Pampo, pampulutan. Mabait naman yan eh. Hanggang sa lumaki na siya, dito na siya. Wala naman naghahanap. Kung may naghahanap, mabibigay namin siya. Kaso maliit pa lang siya noon, papi pa. Wala naghahanap hanggang sa ngayon. So, hindi pa na lang siya sa loob ng bahay. Bait siya niyo. Guys, naka-deliver na ako. Kaya, pahinga muna. Mag-prepare naman ako ng tanghalian namin. Pero bago lahat, kakain muna ako. Okay guys, salamat!